Maliban po sa hito farming, pwede rin yung pasukin ang pag-aalaga naman ng igat o ng eel. Ito po ay inaangkat pa nga ng ibang bansa ng mga katulad ng China, Japan at Korea na itinuturing na delicacy sa kanilang mga lugar. Mahal po ang presyo nito at ito rin ang dahilan kung bakit naingganyo si Mang Arnel Alfaro ng Laguna na subukan ang eel farming. Dito sa Pagsanhan, Laguna, natagpuan namin ang mag-asawang negosyante na sina Arnel at Lisette Alfaro. Tandem sila sa kanilang seafood business. Pero bago pa man sila nagkaroon ng negosyo, pareho muna silang namasukan bilang empleyado. Nag-tricycle boy po sa Pioneer. Hanggang sa yun, na umuwi ako ng province, nakita ko yung mga kapatid ko na kumbaga maganda yung kinikita nila sa pamimili ng alimango. Ayun, kinuwala ako ng boy. Siya yung naging boy. Tagatali lang ako. Tapos, utusan talaga, utusan. Doon nagkaroon ng ideya si Mang Arnel sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga alimango. At dahil sa malaki ang kita, hinikayat niya ang kanyang misis na magtayo ng sarili nilang seafood shop. Sinabi niya sa akin na nagtatrabaho ka ng buong araw tapos same lang din na ang sweldo mo, eh bakit hindi na lang tayo magnegosyo ng para sa atin? Doon kami nag-start na mag-supply sa restaurant. Mula nga sa alimango, lumago naman ang pag-aalaga nila ng iba't ibang uri ng pagkaing dagat tulad ng sugpo at bangos. Hanggang sa naisipan na rin nilang pasukin ang industriya ng eel farming o igat. Unang-una, mayroon din ibang banyaga nagsabi sa akin na kung sakaling nag-alaga ako ng eel, siya na rin ang kukuha ng mga alaga ko. Kaya ang pag-aalaga na yan, huwag mo papasukin kung wala kang alam na pagdadala o pagbabaksakan ng market. Mahirap kasi medyo may kalakihan siya na puhunan, hindi basta-basta. Dito sa Pilipinas, meron tayong limang uri ng eel o igat. Isang uri ito ng isda na kahugis ng ahas. Karaniwan itong inaangkat ng mga bansang katulad ng Japan, Korea, China at Taiwan. Subalit kahit pa sa atin ang gagaling ang similya nito, bibihira lang ang nag-aalaga ng igat ngayon, kaya malaki ang demand nito sa mga pamilihan hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Malaki ang potential, lalo na kung meron kang talagang market na local and export market. Maganda ang balik. Kaya kinaganda kasi ng ilo. Kung sakali mang walang buyer, pwede mo pa siyang alagaan. Kapag lumaki siya, lumalaki. Habang tumatagal kasi niya, lumalaki. Lalo gumaganda yung presyo niya. Sa kasalukuyan, ang farm gate price ng eel ay umaabot sa 600 hanggang 800 piso base sa 90% survival rate ng mga ito. Yung tinatawag po ng 6 inches, ayun ay nagkakalaga ng 35 to 40 pesos. Per piece po yun, ha? Ngayon, yung tinatawag na table size na 250 grams per kilo ng, bali 4 na piraso, sa ngayon, 750. Malikot ang presyo niya, maabot ng 900 minsan yan eh. Depende sa buyer. Matatagpuan ang mga igat sa alat man o sa tabang na tubig. At nito nga mga nakaraang dekada, natutunan ng palakihin ito sa mga tangke tulad dito sa Ama Farm. Sa ngayon, ang alaga ko is 90,000 pieces. Maliit pa lang yung building ko, siguro nasa mga 2,500 square meter. Kaya ako, inanong ko sa tabing bundok para sagana ako sa tubig. Kita nyo naman, lahat ng nagbibisit sa akin, napapawaw sa tubig ko. Kasi nga, iba, wala kang makikitang, hindi mo makikitang lumabo, lalabo. Kasi pre-flow tayo eh. Tuloy-tuloy ang tubig. Tasok, tapon.
siya, kumbaga, kahit di ka na maglinis. Less sakit din. Less sakit din sa isla. Less sakit. Trabaho, hindi pa trabaho. Mahalaga din na mapanatili ang tamang oxygen ng bawat tangke at ang wastong pagpapakain sa mga igat upang mapabilis ang pagpapalaki ng mga ito. Kailangan mataas ang oxygen mo, dissolved oxygen. Tapos, 3 times a day po, bali every 8 hours. Ang feeds natin, nanggagaling po ng China po. Medyo may kabigatan. Pwede rin mga local-local, kanya lang. Patawid gutom lang. Yung quality na gusto mo. Hindi sa lalaki, iba talaga yung pagkain nila. At katulad ng mga hito, nagkakainan din ang eel, kaya mahalaga ang monthly sizing ng mga ito. Ang pag-aalaga ng eel. Kailangan talagang babantayan. Tsaka passion yan eh. Dapat, para mo sa mga anak yan, kailangan talaga nasa puso mo siya. Yung nasa puso pag-aalaga. Hindi yung pinakain mo, pinaldam ng tubig, ganyan nga na, hindi. Ako mas lamang yung nasa eel farm ako kaysa sa nasa bahay ako. Inoobserbahan ko yung mga kilos nila, kung ano kailangan nila. Hindi kasi nagsasalita yan eh. Minsan may mga bara-bara, tulog yung mga tao ko. Ang gagawin ko, ako lulusong. Lulusongin ko yan. Tsaka hindi ko mo ikaw yung boss ka mo. May-ari. Hindi ka nakikilos? Hindi ka nakikilos, utos ka na lang. Ando na tayo na andyan sila, pero yung 100% na yung concern nila dun sa product na yun, hindi mo makukuha sa ibang tao yan. Kung hindi sa sarili mo pa rin. Dahil ikaw pa rin talaga yung susi para maging matagumpay yung negosyo mo. Bagamat maselan at may katagalan sa pagkukulture ng igat, sigurado naman ang kita at wala kang kalugi-lugi. Tutusin, pwede na pong harvestin yung yung tatlong tangke, pero pinapalaki ko pa. Mas malaki yung income eh. Hanggat kaya, hanggat hanggat may budget. May pambili na mga feeds. Meron namang mga market, meron ng mga buyer na willing naman na bumili. Kaya lang kami pa talaga yung ayaw pa naming i-out kasi mas gusto namin mas malaki dahil syempre mas malaki yung income. At makaraan ang ilang taon sa aquaculture industry, nagbunga na rin ang pagsisikap ng mag-asawa. Marami na rin kaming naipundar na property dahil dito sa pag-aalaga ng mga seafoods. At talagang nakakabilib ang kwento ng mag-asawang Arnel at Lisette dahil sa kabila ng kanilang pag-unlad, nananatili silang ehemplo sa kanilang negosyo. Kung ano man yung meron dito sa atin sa Pilipinas, pwede nilang pasukin yan dahil mayaman ang Pilipinas, mayaman tayo sa aquaculture, marami tayong product na pwede nating pagkakitaan. Nandyan lang yan. Nasa sa atin lang yon kung paano natin sila ipapaluguin, kung paano natin sila pagsisikapan para mailabas ang sarili nating produkto.